Hello, ka-brothers ko, mga RMEs, mga NC2, NCT electricians. Nais kong i-share sa inyo itong aking nakita na typical service entrance violation on PC code na ginawa ng dalawang electrician dito sa aming village, katabi ng village namin. Sila yung mga non-licensed electricians. At nais kong i-share sa inyo kung ano ang mga dapat malaman ng mga electricians sa pag-wiring ng bahay ayon sa PC 2017. Okay, ito po yung mga ginawa nila. Nagpatayo sila ng poste para may kabit nila yung service entrance. Ang service entrance RAC pipe ay in-embed nila sa loob ng poste. Ang nangyari, meron itong 3 wires dati. Ang 3 wires niyan ay 5.5 squared at para sa line 1, line 2 at isang ground para sa 5.5 para sa ground. Okay, tapos wala itong service equipment na first disconnect. Wala siyang disconnect o kaya MCB or yung ECB na tinatawag natin. At yung Meralco base niya ay nandun sa likuran, wala sa harapan. Nandun sa likuran ng pedestal na yan. At wala siyang provision for the grounding electrode conductor here na grounding electrode. O kaya yung grounding rod para i-bound doon sa 8 feet below the ground na corrugated steel. Okay? Tapos tinanong ko kung ano yung mga load schedule sa extended extension ng bahay. Meron siyang 3 COs, 3 LOs, 3 electric fan, 1 TV, 1 cell phone charger. At yung main circuit breaker na ginawa nila is 30 amperes, single phase 2P. Sabi ko sa kanila, kung meron ba nag-supervise sa inyo na RME o RE, sabi niya, REE pala, I'm sorry. Sabi nila, wala, dahil alam naman daw nila dahil maliit lang ito. Sige. Ang ginawa nila ngayon ay pinatawag na nila ang DU Inspector na Engineer. Okay, tumawag sila. Tapos ang ginawa ng DU Inspector, nakita ang mga violation. Ang ginawa, outright reject. So wala silang magawa kundi ulitin. Tinanggal na nila yung mga sizes ng wire dyan. Wala na yan. So kawawa naman yung dahil hindi na yata sila binalikan dahil 1 month na pag dumaan ako dun wala na, hindi na bumalik yung mga electricians at gagastos pa pati na malaki yung may-ari, so sakit sa ulo niyan. Okay, itong dapat gawin ng mga malaman na gawin ng mga ating mga electrician pag tayo nag-install ng bahay na biglaan at walang design plan na wala pa. Magasa, pahuli na siguro yan. So, ang mangyayari dyan ay ang service entrance nyo na wires ay dapat, ang minimum nyan ay 8.0 THWN ayon sa PC 310.2.6B 1660 degrees. Dapat yan, line 1, line 2, 8.0. Tapos ang ground nyan ay dapat minimum of 8 mm squared white ang kulay. Base dito sa 250.317. Tandaan po natin yan. Itong service entrance na wire nyo ay dapat ito, ang corresponding niya na breaker niyan, ito ang minimum 40 amps na allowed ng PEC code. Base dun sa PEC code natin. So, tandaan po natin yan. So, itong wire dito na 8.0 mm squared sa service entrance ay kaparehas yan dito sa service entrance sa feeder wires sa papunta rito yun sa 40 amps na main breaker. Pare-pareha siya ng 8.0 mm squared. Okay? Okay, tapos tandaan po natin to. Ang ating pong rito, itong service equipment natin dito, kung meron kang 40 dito sa main mo, dapat ito parehas din siya ng 40 or ito ay above. Para wala pag para may coordination ng ano mo rito ang mga breaker mo sa branches mo, kasi once na magkaroon ng trip ito, pag ito ay mababa, halimbawa ito ay 20 lang, ito ay lalagpasan niya ito at itong ititrip niya, ang buong bahay mo ang mawawala ng ilaw. Kaya dapat ito ay sundin niyo, ito ay 40 or above ito.
pwedeng 50, 60, 100 para sa coordination ng mga breakers. Alright, so ito naman, ang pinakaano dyan sa ating panel na ito, kung ito ay main natin, tapos ang ano niya, ang kalahati niya is 20 amperes. Hindi ka dapat lalagpas sa kalahati sa ng main mo na 20 amperes dito sa mga branches ng breaker mo. Kung itong 15 amps ay hindi lumagpas dito, ay okay to. Kung itong 20 amps ay hindi rin lumagpas dito, ay okay to. Pero pag yan ay 30 amps na at nagpa-install sila ng 3HP, huwag kayong pumayag. Dahil pwedeng mag-trip yan. Pag nag-trip yan, mag-trip itong 40 amps mo. Hindi itong branches. Dahil mataas ang kaik, lalagpasan niya yung kaik ng ano mo, 40 amps. So, ititrip niya yung 40 amps. Nangyari na yan sa... Oh, sorry. So, kailangan para magkaroon ng tamang coordination, properly coordinated ang breaker mo, hindi siya lalagpas sa 20 amps ng main mo, ang mga branch OCPDs. Okay? So, meron pa po tayong isang i-discuss dito, itong small conductors. Ano po ito? Ito po yung, ang small conductors na yan, ay yan yung 15 amps, 20 amps, at saka yung 30 amps. Okay? Ayon dyan sa PEC. So, yan ay mga branches. So, pag branches yan, may kanya-kanyang specific na wire. Ito sa 2.0 mm squared para sa mga ilaw lang. Then ito ay 20 amps para sa mga CO, at which is 5.5 mm squared. At yung 30 naman dito is 5.5. Okay, sa mga special outlet o sa matataas na special outlet ng mga equipment niya. So, yan yung ibig sabihin ng small conductors. So, hindi mo pwedeng gamitin yan sa main. So, itong isa naman, itong kadalasan na napag-anoan natin sa ating mga Facebook, pinagtatalunan kung pwede bang kombinasyon ng outlet at saka ng lights. Pwede po. Ito sa, ayon dito sa 10.25, wala kang violation. Basta dito ka lang sa 15 to 20 amperes at hindi siya lalagpas sa 80% na maximum capacity nito ng dalawa. So, pwede ka mag-combine dyan. Ha, kung gustuin mo lang, kung kailangan magpadagdag sila ng additional pa. Okay? So, thank you mga kabrother kong electricians. Keep subscribing and sharing this to your friends. At ingat sa COVID record breaking high ngayon, 6K na. Wow! Thank you. Bye!